Bagay, welcome sa biyahe ni Boo. Mahita drive tayo ngayon. Tadang! Welcome, Bagay. Ito, today may testingin tayong kotse. Pinatesting sa akin ni Kuya Les. Mercedes, ano to? C200 Compressor Avant-Garde. C2 Orange. Takot pa ako magmaning off dito, pero try natin ulit. Ayun, di naman ako expert sa kotse kagaya ni Willis. Ano lang ako eh. Nagkataon lang na ipinailangan ko mag-drive noon sa Uber. Pero simula noon, madami na akong mag-drive din. Kahit pa paano, madami-dami na. Mirage G4. Yung Mirage na hatchback. L300. Halo-halo eh, no? May Toyota Corolla 1993. 93 ba yun? Yung puti, oo. 93. Ang gamit natin eh. Poste pala dun, natin. Tapos, ano ba bang mga na-try ko? BRV, Honda. Yung Volkswagen ni ate. T-Cross ba yun? T-Cross, oo. Tatakot ako. Kaya, ilang ano muna tayo? Ilang copy muna tayo? Pakabisado yung kotse. Hindi kaya nung Corolla, isang ano lang ako dito. Bale nang mainis sila sa akin kaysa mabangga ko ito. Ano pa ba? Vios ni Kuya Les at ni Kuya Sai. Tapos nakatry na rin ako ng Fortuner, ng Starex, Altis. Dami-dami na rin. Pero tapos yung BMW ni Kuya Les. Yung Subaru mo hindi ko na try. No? Oo, ayaw mo i-drive nun. Natatakot. Eh. Ito man, natatakot ako eh. Talaga lang sinabi ni Kuya Les, i-drive ko eh. Tapos yung Honda mo, na-try ko yun. Oo, yung Honda Civic FD. Pero yun, sasabihin ko lang naman yung mga napansin ko dito. Kasi na-try ko na rin kagabi eh. Tapos ngayon, ito, dala na naman natin. Tapos tatanungin natin si Kuya Les, bakit kaya siya gano'n? Sana masagot ko. Ha? Sana masagot ko. Siyempre. Kasama pala natin si Ate Kay sa likod. Una, yung comfort. Parang siguro sa lahat ng sinabi kong kotse kanina. Eto tsaka yung BMW yung ano eh. Yung parang pinaka komportable. Magugulat ka eh. Kasi yung BMW ni Kuya Les, 1997 pa yun. Tapos ito, 2000? 2001. So, 22 years old na to. Pero daig pa niya kahit yung Altis na na-try ko. Eh yung Altis na yun, nung na-try ko yun, parang 4 years old pa lang siya. Nung time na yun. Tapos, ano pa ba? Ay, yung Fortuner, hindi naman talaga pang comfort yun, ano? Mm-hmm. Pero, ayun. Kasi yung, ano, una-una yung upuan. Parang, ano, ang sarap upuan. Alam mo yung ganung upuan? Di ba, meron yung mga upuan na... Yung ginawa para upuan mo talaga? Yung kahit malambot, hindi ka naman nako-comfort. Oo. Oh. Hindi ganun eh. Meron namang matigas na upuan na parang saktong-sakto sa'yo. Ang sarap upuan. Tapos ang galing kasi yung controls niya automatic dito, 2001. Yung kanina inurong ko yung upuan, dito lang oh, may button dito. Kahit yung pa-avante tsaka pa-atras, same lang. Tapos pwede mo ring ibaba yung upuan, ayun, mababa ako, matataas ang pake. Kahit tanda na siya. Ano kaya ang ano nun? Pati yung ano pala, yung dagdag na natin para isa na lang. Yung bagsak. Kasi yung Vios ni Kuya Les nun, talagang maalog siyang ganun. Tsaka yung Mirage na nagagamit ko.
maramdam mo talaga yung lubak. Dito kahit, yun nga lang, ang disadvantage na tingin ko yung ano eh, yung dahil komportable ka, kung di ka maingat, dire-diretso mo lang sa lubak, no? Oo. Pero bakit kaya ganun? Ano? Dahil sa over-engineering ng ano, ng Mercedes, well, ng German at saka ng Japanese. Actually, sa German kasi, itong sa Mercedes, over-engineered halos lahat. Meron silang kotse, yung S-Class. Merong 12 tao para lang pakinggan yung tunog ng blower ng fan, kung maingay o hindi. So, pati sa suspension, ganun sila. Sa suspension, ganun sila. Inuuna nila yun, talagang comfort. Tapos, isa na rin yung medyo mabigat yung kotse dahil sa safety features, electronic features, tsaka soundproofing. So, yung Vios ay 1,080 kilograms. Ito nasa 1,400. Kaya, hindi mo talaga basta mararamdaman yung lubak kasi mabigat din yung body ng kotse. Pero ito actually, ano eh, mas okay sa akin yung 5 series eh. Yung BM, no? Oo. Mas hindi mo talaga ramdam yung mga lubak dun. Kasi mas malaki rin yun. Oo, ako rin yun din ang nasasabi ko. Parang yung 5 series, iba talaga. Iba rin talaga yun. May mga sinabi si Guelas na kanina yung ano, kaya nung soundproofing. Isa sa pinaka, ano yan eh, nagdadagdag ng comfort. Kasi yung stock ng dati nga may Vios si Guelas. Yung stock nun, hindi naman okay yung soundproofing nun eh, no? Wala yun. Pero yung kanya, pwede mo naman kasing i-ganon yung kotse mo pala. Pwede mo manually soundproof, diba? Eh yung kay Guelas, sinoundproof niya. Ang laking dagdag sa comfort kasi hindi mo dinig yung ulan masyado pag umuulan. Tapos yung mga sasakyan sa labas, yung noise sa labas, hindi mo masyadong magadal. Bawas yung ingay. Sorry, hindi ko pa kapisado yung preno tsaka ganun-ganun tayo. Ako, ganyan din ako nung una dito eh. Kahit nga ngayon, gagano pa rin. Tsaka yun, yung ano nga, yung weight. Kaya yung pagsak niya, no? Tsaka syempre yung suspension talaga ng ano, yung design ng Mercedes, malayo talaga pag kinumpara mo sa Toyota, lalo na kung ikukumpara mo sa economy cars ng Toyota. Pero kahit nga Altis, di ba, sabi mo, iba pa rin yung ano. Eh paano pa kaya yung mga bagong ganito, di ba? May isang kasabayan to way back 2000, mga 1997 hanggang 2003. E-Class, self-leveling suspension na. Noon pa yun. So talagang over-engineered yung yung term sa ano, sa internet. Mababasa ko. So ayun. To summarize it all, hashtag over-engineering. yung napansin ko sa ano, comfort yung pagsak, ang ganda. Tapos, isa ko pang napansin yung ano, hindi ako mahilig sa mabilis gay eh, pero ano, nung compare ko to doon sa BMW 5 Series, yung 5 Series, parang may delay pa siya ng konti yung pag inaano mo, pag tinatakalo yung pag tinapakan mo. Pero pag naabot niya yung gusto niyang speed, yung mabilis na, yun sobrang bilis, parang di nauubos yung top speed. Parang ganun yung pagramdam. Ako nga natatakot eh nung dala ko, pero natutuwa rin at the same time. As eto naman, ayun no, ni walang 1/4 yung tapak ko nun, pero ano, di nila kita. Pero gumaganon, yung kumahatak agad siya, walang ka-delay. Tapos, kamusta ba ano na to, top speed, na testing mo na, di ba? Eh, hanggang expressway lang ako eh. So, 100, hanggang dun lang, limit lang dun. Pero sa ano, sa Germany, yung mga YouTube videos, pinapatakbo nila to ng 255. Grabe. 50 to 55. Hindi ko alam yun ah.
Kasi makina nito 2.0 na inline 4 pero supercharged. So 163 horsepower, 230 Newton meters ang torque. Kumpara dun sa Vios na 98 horsepower tapos 123 lang ang torque. So talagang iba yung power nito. Tsaka niya supercharged. So hindi masyadong delayed yung delivery ng power niya. Binibigay niya kagad. Grabe kay eh, pagka ano. Kasi yung naalala ko noon na naka-mirage pa ako. Pagka nakikipag-asaran ako sa mga sa mga jeep. Pag gusto ko silang iwan habang nakikipag-asaran ako sa bahay, no? Fino-floor ko yun. Pagka tinutuwa ko yung gas. Tapos feeling ko bilis-bilis ko ganyan. Mabilis naman para sa 1.2 ba yun? 1.2 o 3 cylinders. Okay na rin. Pero yun nga, ramdam na ramdam mo yung delay kasi kailangan mo pang ang i-floor bago umamatak ng ano, ng malakas. Ito, kahit ano lang eh, 1/4 ayun oh. Wala pa nga ata eh. Parang diinan mo lang ng konti, konting-konti. Kaya na niyang bumilis. Oh, ito actually hindi ko pa fino-floor to kahit kailan. Go. Hindi ko pa sinasagad. Pero sa expressway, abot niya kagad yung 100. Kaya kung mahilig kayo sa mabilis, okay pala yung ganito, yung supercharged na. Grabe, 163 horsepower. Mm. Sa Gran Turismo ko lang nakikita yun eh. Dati eh, sa ano, PS1 pa. Ako yun lang naman yung mga ano eh, mga napansin ko. Tapos yun, ang dalin-dalin. Tapos nakadrive ka na, kung nakadrive na kayo ng mga ano 2000 mga around 2000 model na mga kotse tapos automatic, ang pangit pa nung ano nun eh, yung mga low end na kotse o mga mid ano ba tawag yung mga hindi masyadong mahal, yung mga Toyota ganyan, Honda, hindi pa masyadong maganda yung ano nun eh, mga transmission, no? Parang ramdam na ramdam mo yung palit ng gear pagka ano, tapos parang hirap na hirap yung makina, yung ganung pakiramdam. Ito hindi eh, parang bagong-bago yung kotse, kala mo bago eh. Ayun nga pala, isa rin dahilan nun, 22 years old ito pero ang mileage niya ay 56,000 pa lang nung nabili natin, 2 weeks ago. Yun eh, dahil ang previous owner niya, multiple cars din ang kasakyan. So, mayaman, mayaman si Doc. Tsaka blessing tong kotse. Pero yun, hindi talaga siya nalaspag. Bukod sa maganda talaga yung transmission. Thank you, Doc. No, thank you, Doc. Sa, thank you, Lord. Sa magandang sobrang gandang deal kaya hindi ko napalampas. Kasi ayaw ko na napansin sa audio kanina na may katabi tayong truck. Ayun, oo. Pag ano, dinig na dinig mo na yun eh. Pagka hindi maayos yung soundproofing. Tapos, siguro last na. Isang natuwa ako dito, nagulat din ako kasi ang average nito, bentahan sa marketplace, sabi, magkano? Since ano siya, yung compressor Avantgarde, nasa 350 hanggang 400. Yung mga mahal na nakita ko na ganito. Tapos, nakuha ko siya ng kalahati nun. Kaya, ayos, diba? Nanalo talaga. Eh, yung doon ako nagulat kasi akala ko pag Mercedes, kahit luma na, million na agad ang bentahan. Hindi eh, pero kung isipin mo, nabenta mo yung Vios, 300 plus lang din, diba? Kung may panggas ka, at gusto mong makaranas ng mga ganitong kotse, kaya naman pala. Oo. Hindi naman siya yung, uy, Mercedes yan, million yan. Akala ko ganun eh. Maski nga yung mga BM eh, diba? Yun eh, kung may panggas ka, kasi ito naman malakas daw sa gas, sabi ni BLS. Oo, nasa 6 kilometers per liter ang city driving. Nag-long drive kami sa Batangas nung last week. 9.6. Pero kasi balikan, naging 10 hours yung biyahe namin. Pero siguro kaya ng 12 kung walang traffic.
kung may panggas ka, sulit din naman eh. Mm-hmm. Kumbaga, syempre, hindi mo naman problema yung ano, panggas mo. Tapos, komportable ka, di ba? Mm-hmm. Kung ako, ganun. Bibili na lang din ako ng ganito, di ba? Oo. Kaysa magtsatsaga ka sa ano, yung feeling mo, pagod na pagod ka pag bumabiyahe. Tinanong na nga ako ni Pao nung pauwi kami galing Batangas. Ano yan, Alaia yung pinanggalingan namin sa parang 160 kilometers yung biyahe. Tinanong niya ako kung nung pauwi, ano, kamusta? Kaya mo pa? Sabi ko, kaya ko pang bumalik. Yun, di ako masyado napapagod dito. Unlike dun sa Vios, Tagaytay pa lang yung binyahe namin. Ano na ako? Lupay-pay na ako. Hmm. Pero ito, since automatic, tapos yun nga, hindi ka masyadong naaalog sa loob. Yun, hindi siya nakakapagod di drive. Ako kahapon sa Corolla eh. Marikin na toko ba? Tapos umuwi. Feeling ko galing akong Tagaytay eh. Sobrang traffic eh. Eh pero yun nga, kung manual pa, eh kung ganito na eh, automatic, hindi ka may stress sa ano eh, sa traffic. Kasi ano, komportable ka naman eh. So, tapos malamig naman yung aircon, di ba? Hmm. Ayun, yun lang naman yung mga napansin ko. Pumili ko tayo. Thank you sa pa-drive ko, Elis. Ayaw na ayaw ko kasi talaga tong i-drive dahil natatakot nga ako eh. Kasi ano eh, feeling ko lagi yung mababangga ako pag parang pag ano, mahal yung dinadrive ko or ano, talagang iniingatan ng may-ari, parang ano ako eh, kabado ako lagi sa ganyan. Pero enjoy naman, ano, parang hindi nahihirapan eh. Hindi ako mahilig sa mabilis, pero kahit sa motor hindi ako mahilig sa mabilis. 125cc lang yung motor, yung scooter ko. Ay, jeep! Diba? Pero, na-realize ko kailangan mo din eh, no? Mm. Kahit hindi ka mahilig sa mabilis, kasi ayun, kailangan mo minsan bilisan eh, pag highway. Or minsan may sobrang bagal sa harap, kailangan mo unahan. Pag mabagal yung kotse mo, may stress ka lalo eh. Tapos mahirapan yung kotse mo umuna. Ito hindi eh. So parang feeling ko nga naglalaro na akong Gran Turismo eh. Dahil sobrang komportable at lakas ng kotse. Kaya ayun, ayos na. Ayos! Ano ka ba? Magkasignal ito agad. Sa bagal. Ayun, salamat sa pagsama sa amin. Kami pupunta muna sa Words of Life. Shout out kay Pastor Arnold. Late na po kami. Sorry. Pero okay lang yan. Sabi ni Lord. Ayun. Forgive, sabi ni Lord. Attending kayo sa Words of Life, mga guy. Sa Green Hills, yat Pino. Kita rins tayo doon. Like, share, subscribe. Biyahe ni Poo. Sticks and Pedals. And ano nga yung ano mo? Balik na natin yung business mo. Yung macaroni. McDonald's. McDonald's. Active po ba yun sa Facebook? Hindi na, mom. Lahat na nga yun. Pero pinusunod naman.